Diyos ni Mary Pauline Gorisenta Panusin. Ma'am Mary Pauline, taga Iloilo po siya. Si Mary Pauline po ay nag-post dahil sa masama po yung loob niya. Siya po ay may-ari ng negosyo, restaurant sa Iloilo. Ngayon, meron daw po nagsabi sa kanya na ito ah, hindi po ito inimbento ah. Meron daw po nagsabi sa kanya na mula sa isang kaibigan na meron daw pong grupo na mga Leni Robredo, Bibi Leni Robredo po ang tinutukoy, na nag-post daw po ng listahan ng mga negosyante o ng mga negosyo, several businesses here in Iloilo. Ito ah, to boycott. Ito daw po Leni group na to ay nag-post ng listahan ng mga negosyo sa Iloilo na i-boycott nila. So nangarampanya sila para huwag kang pilihin yung mga negosyo nila. Alam niyo kung bakit? Ang sabi po, because the owners made business transactions with the group of BBM. Translate ko po, no? Dahil yung daw po may-ari ng mga negosyo na nasa listahan ng i-boycott ay nakipag-transaksyon sa grupo ni BBM. Sabi daw po nung kaibigan niya na tumawag sa kanya, my establishments are in that list. So sabi po ni Ma'am Mary Pauline Gorisetta Banusing, pwede niyo po i-type tong post yung pangalan niya. Mary Pauline Gorisetta Hyphenated Banusing, siguro na pangasawa niya. Pag-ilo-ilo. So sabi niya, hindi daw niya masyadong pinansin dahil baka naman Christmas lang yun. Baka Christmas lang. Pero sabi niya, today at 3 p.m. kahapon dito, habang nagmimerienda daw po siya, nakatanggap daw po siya ng message in one of my restaurant's messenger page. Alam nyo kung ano message? Canceling a reservation since they said that the owner is for BBM. Sabi niya gano'n. So, totoo nga. So, may boycott, nagbo-boycott na call nga dun sa mga negosyo na yun. Ano? Siya mabulunan sa mga meriendo niya. So, confirm na meron daw pong merong boycott call ang grupo ni Leni Robredo dun sa mga negosyo whose owners are perceived to be, parang pro-BBM o dahil nga meron silang transaksyon sa kay grupo ni BBM. Maganda yung paliwanag ni Mary Pauline, no? Sabi niya, eto pa, babasahin ko, no? I have been in the service industry for 20 years. 20 anos na po siyang nasa service industry. And in my business, sabi niya, we do not discriminate any gender, race, size, height, social status, what more choice of president. Sabi niya, in my 20 years in the hospitality industry, sabi niya, sa industriya na to, I have catered to all presidents. Sabi niya, era mula my managa. Sabi niya, ganun, no? Na nagpapagawa daw sa kanya
ng saba na saging for him. So, sabi niya, I really do my best when my service is hired. For the record, sabi niya, yes, the BPM group held a meeting in one of my restaurants. Sinasabi ko. So, meron talaga nag-meeting. They want to give me business. Sabi niya gano'n. Who am I to turn down a blessing? Ang ganda ng punto nito si Ma'am Mary Pauline Torreseta. So sabi niya, that same weekend, a small group of Leni supporters, also had a meeting in my resto. Sabi niya, eh grabe naman ang tama ng pandemic sa restaurant. So sabi niya, so whatever since, we appreciate. Sabi niya, maganda itong punto niya, and to post the list of businesses to boycott is just plain and simple childish. Sometimes we are also all caught up with being so passionate over our choice of president that we destroy friendships, careers, businesses, instead of alienating, educate, instead of hate, love, instead of malice, choose kindness, sabi niya gano'n. Palakpakan Ma'am Mary Pauline Gorseta Manusi. Alam niyo nung, by the way, thank you kay sa kaibigan ko si Hula, si Babol Sigat Aguila, na pinagdala sa akin yung post na to. Alam niyo, naniniwala ako na hindi ito fake. Bakit? Kasi, minessage ko siya. Hindi ko po siya kilala. Minessage ko po siya, sumagot po siya. Ito po update. Nagugutom ako sa inyo. Ewan ko sa inyo. Vice President Leni Robredo, kung ganitong mga klaseng tao ang sumusuporta sa inyo, isip-isip kayo. Baka po pagka nanalo kayo, sabihin pareho-pareho kayo ng pag-uugali. Pero sasabihin ko, masama yung ugali na yon. At gusto ko rin sabihin, kung may mga nanonood na maka-BBM dito, huwag nyo rin gagawin yon. Kung isang negosyante, halimbawa, baka Leni Robredo, tapos mag-boycott ninyo, magkakampanya kayo boycott. Mali po yun. Mali po. Magpapakaya na ba tayo? Ano na nangyari sa bayan natin? Magpapakaya na ba tayo? Dahil lang sa mga dintik ng mga kandidato na yan. Pasensya na sa termino, ha? Nabubusit ako eh. Dahil sa mga kandidato na yan, magpapatayan tayo. Ba't ano ba mapapala natin sa mga tinamaan ng magaling na yan? Ngayon, ang babait yan. Pero bukas makalawa, halimbawa si Bongbong Marcos. Ngayon, baka nai-interview pa namin yan pagka mag-request kami na interview. Ngayon, bukas makalawa, buti kung makausap pa yan si Bongbong Marcos. Mag-iiba na yan, sigurado may cordon sanitaire na. Vice President Leni Robredo, halimbawa ngayon, sabay ito, nakakausap pa. Pero bukas mo kagal, nakakausap mo ba yan? Kumbaga, hindi naman tayo magiging instant maayos ang buhay natin pag naging presidente yung mga yan. Eh ba tayo magpapatayang para sa kanila? Ba tayo magpapatayang? Lalahatin ko na sila. Lahat ng kandidato na yan. Ba tayo magpapatay ang mga mamamayan para sa kanila? Hindi lang, nakita nyo lang na may grupo ng BPM na nagkumain doon. Iboboycott nyo na. Anong klase mentalidad yun? Madam Vice President, anong klase mentalidad ang meron yung mga tropa mo? Yan yung sinasabi ko sa inyo, ang tingin nyo sa kapwa nyo, masasama. Masasama, kayo lang matutuwid. Eh, anong klaseng tao yun? Nagugutom ako.
gaano kahirap ang negosyo ngayon, lalo sa restaurant business. Mahahawakin sa mga nasa restaurant business. Tapos gaganan ninyo yung boycott. Ako, inahamon ko si Madam Vice President, pati na si Kiko, kung nakikinig sa akin. Kausapin niyo yung mga supporters niyo. Ganon din ang supporters ni Bongbong Marcos. Kausapin niyo yung mga supporters niyo. Sabihin niyo, parang sila, magpagaling na lang, hindi magsisiraan. Kung bihira kayo. Leni, edi sabihin nyo dun sa mga supporters nyo, support this restaurant because she is pro Leni, o yung the owner is pro Leni, o di tapos hanggang ganting yan, pero yung kalaban, dahil sabihin natin, naisip nyo na pro Bongbong Marcos, kasi may boycott.